nila. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Aimee Mike Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero magkailan po yung nag-uusap na pag-uusap ko lang ako? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Marcos. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita ano, para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam niyo kasi madami hindi nakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam niya ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress dahil dito sa ginagawa nila sa akin. Kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment complaint or you know possible. Iniisip ko lang na kapartiyan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin nyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan ha, kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Next. So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice nyo sa inyo sa nangyayari ngayon na BB? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya, nasabihan siya na huwag magpa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa unit team kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit down. Sit down tayo, ma'am. Opo kaya. Anyway. Basihan ba yung sinasabi niya na this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May basihan ba yun? Para na ba kayo sa 2028, ma'am? O siya ang nagsabi. Sino yun? Privileged speech. Yes, yung nag-privileged speech. Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, na ano daw, huwag pagkatiwalaan, yan ba yung gusto or nag-aambisyon mag-presidente? Siya yung nagsabi. Pero kayo ba, tatakbo ba kayo 2020? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa... Noong 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon? Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. Sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi niyo sinunod yung payo ng tatay niyo about sa pagtakbo? Hindi niyo. That is a very good question. Needs a sit down. Bibigyan kita ng pakonti ngayon. Naririnig niyo si PRD, di ba, ngayon? Nasasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong president. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa'yo. He never said na run for president. Paano ba never again na po kayo to keep
with the Marcos. Sorry, yung sasabihin pa si Ma'am, sorry. Oh, ayos pa lang. Pero mga never again na to team with the Marcos. Oh, never again. Why, Ma'am? Sit down tayo. Yes, ma'am. Ma'am, last question na lang. You kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na kanina and you not asking for help to anyone and even kay CGMA kay Ma'am. Kung makikita nyo, di ba? Well, kahit asawa ko, wala siya dito. Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina. Sabi ko, maghanda ka lang. Kasi sabi niya, magluto ako. Sabi ko, okay, sige, magluto ka lang for dinner. Copy. Sit down natin, ma'am.